Open natin yung MetaMask mo. Tapos, punta tayo sa farm mo. And as you can see, ayan yung mga ha-harvestin ko. Apat na saplings. So, i-click lang natin yung harvest all sa taas. Ayan. Pag-click yan, automatic lahat ng LE madadagdag sa taas. Yung 1,225. After that is i-remove mo na yung mga na harvest mo na. But remember, always refresh after remove. Kasi na-try ko na yon, yung na-remove ko is yung hindi pa dapat i-harvest. So thank you na yon, di mo na mababalik yun. So dapat be careful talaga. Huwag magmadali. Ayan. So nire-remove ko siya isa-isa, tapos refresh ulit. Ayan, i-click ko lang yung website tapos go para sure talaga na na-refresh siya. Ayan, stop farming, confirm. Tapos, yan, pag nakita mo ano, dapat dandahan lang. Are you sure? Confirm. Oh, tapos tama na, huwag ka lang mag-click. Kasi sensitive to eh, kapag na-click mo, wala lang bawian. Refresh ulit. Ayan na siya. So, dalawa na lang natira kasi mamaya pa yan i-harvest. Ang sunflower mama after 3 days pa. Tapos, yung isang sapling is mamaya pa may 6 hours pa siya kasi nga, favorite siya ng crow. Yung crow naman is yan yung nagpapatagal ng oras. After nyan is, click mo yung plus sign, tapos click mo yung land, then select. Tapos, click yung choose plant and then sunflower. As you can see, mayroon tayong 0 na sapling and isang sunflower mama. Pero need natin ng 4 kasi 4 yung hinarvest natin. So, click natin yung shop and then small pot, 50 LE. Since may napanalunan ako sa sunbox na 2 LE, 2 LE na lang ang bibilin ko kasi 4 yung need ko. So, click mo yung plus sign and magto-total siya ng 100 LE tapos confirm. After nyan, success na. Click natin yung sunflower sa taas and then yung sunflower sapling which is 100 LE and need natin ng 4 kasi 4 yung hinarvest natin. Para matawag na full pack yung plants natin, dapat meron tayong 5 sapling at isang sunflower mama. Ayan, success na. Tayo sa farm and then click ulit yung plus sign. Tapos choose land, select. And after yan mag-select, click mo yung sunflower. And then as you can see, may 4 na tayo na sapling. Click mo yung select. Tapos, congratulations, you've successfully created a farm. Take care of your farms carefully. After nyan, selected na, nakalagay. So, punta tayo doon sa add path to start farming. I-click mo lang yan, yung add path. Tapos, may lalabas na selection sa baba. I-click mo yung small path na 4 dyan. Isa lang ha, isa lang per plant, okay? Tapos, yung water sign dyan, 2. So, yun lang talagang tandaan nyo. Isang pot at 2 water per plant. Tapos, kapag nag-green na yung land, okay na yan. So, continue lang natin yung process kasi 4 dapat silang itatanim ulit. Ayan, papakita ko sa inyo.
Ayan, mapapansin nyo, may lalabas na bot dyan kasi detect ng system na parang ang bilis-bilis mong mag-type. So, kailangan mo yung i-verify. And then, okay. Once na-verify na siya, continue mo na yung gagawin mo or ginagawa mo. Natapos ko na sila na tanim lahat. And as you can see, 71.59. Yung time na yan, 71 hours and 59 minutes. So, 3 days na naman ang hihintayin natin bago tayo maka-harvest ulit ng sapling. Yan namang 6 hours dyan na sapling. Yan yung natirang sapling ko sa 5. Kasi nga, paborito siya ng crow. Kakainis kasi yung crow na yan. And yung sapling, sunflower mama sa taas, which is 79 hours. So, equivalent din siya ng 3 days. Sabay silang maha-harvest nitong bagong tanim ko. Yang 725 LE dyan sa taas, yan yung mga parang ibibili mo ng, kung sa Plants vs. Zombies, siya yung sun na binibigay ng sunflower. Yan naman, yung LE meaning light energy. So, need talaga natin yan. Tapos, ang goal is 10,000 LE para magkaroon tayo ng permanent plant. And kung wala kang permanent plant, wala tayong permanent plant, hindi tayo makakapag-convert ng LE to PVU. Sa pagkakaalam ko ha, yan yung update ngayon. So, scroll mo lang yan dyan, tapos tingnan mo yung oras, kung kailan na-harvest, kung kailan matutuyo siya pag naka-brown na yung land, diligan nyo agad, and kung may crow, i-click nyo lang yung scarecrow dyan. Ayan. Natin yung shop and makikita natin itong sunbox. As I said kanina, nag 100 LE siya and nagbibigay siya ng mga kung ano-ano kapag bumili ka ng isang sunbox. Ako, nakatry na ako ng dalawang sunbox. Yung unang price is, ang pinalunan ko is one sunflower mama. Kaya may balance pa akong isang sunflower mama dyan. And sa pangalawang sunbox, ang napanalunan ko is dalawang pot. Kaya kanina, dalawang pot lang ang binili ko kasi may dalawang pot pa ako na available. So, yung sabi nila, i-ano mo lang daw yung minus plus, minus plus, minus plus. Kasi yan daw yung ritual para makakuha ka ng seed. Ako, di pa ako siniswerte kaya wala pa akong nakukuhang seed. So, i-confirm nyo lang yan. Tapos, mababawasan ng 100 LE or 1000 LE kung 10 sandbox yung bibilin mo. And may lalabas na price dyan. And para daw itong talpak. Kasi nakaka-addict ako. Sure nga talaga, nakaka-addict talaga siya. Pero dapat pigilan mo lang yung sarili mo. Pero wala namang talo sa sandbox. Para ka na lang ding bumili ng worth niya. Or kapag sineswerte ka, times 1 million pa yung worth sa loob. Yun lang naman mga ka-Faraday. Sana may natutunan kayo. And if may questions kayo and kaya kong sagutin, comment down below. And if may ipapagawa kayong ibang tutorial about Plants vs. Undead, then comment down below. Thank you so much! Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell for more videos. Bye-bye! Do you want to know?